Hi guys, good morning. Welcome to Lunella Sullivan Miller channel. It's been a while that I wasn't able to go online, guys, because I'm really busy lately. Bumalik na ako sa trabaho, tapos, you know, busy na ang buhay. So, kamusta naman lahat dyan, mga kaibigan ko dyan sa buong mundo? Maraming salamat. Sandali lang, guys. I'll be doing something else. Before I'll really start my video. Hi. Thank you.
guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsama sa akin. Mega shout out to Krisa 27. Krisa, thank you for coming and for the patamsak ko. Sandali lang at ako'y nag-iko. Sandali. Yan. Maraming salamat sa lahat ng dumadalaw sa aking bahay. It's been a while na hindi ako nakapag live stream dahil ako'y naging busy sa lahat ng mga gawain. Previous 3 days or 4 days, my husband and I were so busy doing our taxes preparation for the very last meeting. Ganun yung husband ko. He's beating the deadline. Dapat guys yung taxes, ano pa yun, April 14, ano, 15. Kaya lang talagang with my husband, we always have extension. Maraming salamat dyan sa mga nagtamsak sa akin at nagsumasama sa akin. Guys, sa araw na to, ang ating gusto kong pag-usapan is about flirting, dating etiquette, and relationship. Diba? Magandang pag-usapan ng mga bagay na yan. Excited ako kasi I wanna share my personal experiences at saka mga observation. Kung ano man sabihin ko, guys, ito laman ay personal lang. Walang personalan ba? Personal opinion ko lang naman. If you wanna share your opinion, you are very welcome, migas. Shout out to Grisa 27 again. Thank you, girl, for coming and also with the patamsak. And if you wanna maglapag, magdikit, or ano man dyan, iwan na lang ng bakas para mabalikan kita. So, bago ko pag-usapan ng aking topic, guys, I just wanna say hello to all my subscribers and my listeners at saka mga kaibigan ko dyan sa buong mundo, lalo na dyan sa Bohol, mga kamag-anak ko at mga family ko members. Hi! Kumusta kayo dyan? Sana nasa buti kayong kalagayan despite all this, you know, pandemic thing, trend natin ngayon, the whole world. So sana ay mag-ingat kayo, don't touch your face, wash your hands for 20 seconds or di naman natin lahat ng oras, may orasan tayo para tingnan kung 20 seconds ba siya. If you wash your hands, para sigurado, you just have to sing happy birthday twice. Kailangan happy birthday to you, yan. Eh, depende din naman yan kung paano nyo kantahin. Mabilisan ba na kanta o mahina laman. Tapos ganun-ganun yung mga underneath your fingernails, hugasan yung ganyan, pabulain nyo ng husto, tapos dyan, mga ganyan-ganyan, para mawala talaga si Verosa, virus, at saka mga bacteria. After using the toilet, before and after, okay, after talaga. And eating, before and after eating, talagang maghugas ng kamay, don't touch your face, your eyes, your mouth, nose, ganon. Iwas sa mga sakit sa lahat ng bagay, guys. So, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Mega shout out sa lahat ng mga ka-friendship ko dyan sa Bohol. Si yung mga best friend ko sa college at sa high school, si na Jovinal at Murphy. Hi to you guys. Mega love shout out to you and also sa mga classmates ko in elementary and high school. Also mega shout out sa mga friendship ko dyan sa Cebu, ni Nani Marbet, Monterola, and Mylene Gutsubat. Sana nanood kayo sa inyong friend dito. At saka mga kapatid ko dyan at mga pamangkin dyan sa Konsolasyon. Mega shout out also dyan sa Manila, yung pamangkin ko at mga kamag-anak ko dyan. At sa ibang bansa, especially in Netherlands, with my friend, kaboardmate ko na si Ninit. I know, girl, you've been watching my videos and thank you. I know, even you're busy, may time ka pa rin sa akin.
at saka sa Sheffield family. Hi guys! Big shout out to all of you. Be careful and stay healthy. Hi! And also my friends in Germany. May mga kaibigan din ako dyan. Si Manay Pasaway. Hi Manay Pasaway! Namasyal ako sa bahay mo. Kami ni Happy Single Mom. Pumunta kami sa bahay niyo at sarap na ang pagkain mong niloloto. Ang galing mo palang magluto, no? Tataba ako sa bahay mo, Manay Pasaway. At saka sa friend calls na si Chichi. Hi, if you happen to watch my live stream, hello! And my friend Diane. Mega shout out to everybody in Germany. Mega shout out also sa mga friends ko dyan sa Middle East. Kumusta kayo dyan? Sa Turkey, yung number one viewers ko at sa India. Hello, hello. Stay home. Yes, stay home. Wait up. Dito wala bang stay home dito? You're welcome, Krisa 27. Dito sa amin, walang jacket talaga. I mean, not jacket, walang. Hi, mega shout out sa lahat ng taga Kuwait. Thank you for coming. Pasyalan kita, Krisa 27. Later on, masyal ko sa bahay mo. At saka, dito kasi ba, guys, sa amin, wala namang, paano ba yun? Stay home dito, lagi kaming lumalabas. At noon pang nag-umpisa yung pandemic na yan, naglabas pa talaga kami kasi ang trabaho ko ay nasa as a frontliner. Wala kaming stay home. Stay at work kami. You're welcome. Thank you for coming and also the patamsak. Don't forget to patamsak with yes, thank you. Ikaw din dyan. Ingat-ingat. Maraming salamat talaga, Krisa 27. Don't forget to patamsak also with my collab, Dadang Rivas and Happy Single Mom. Yan, mga kamag-anak ko yan na gusto na rin. Oh, extra, you know, extra, extra income. Sana huwag nyo silang kalimutang dikitan at kayo ay balikan. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Mega shout out to all my friends here in the US also, especially in Florida. Sa si Simple Phil family dyan sa Florida. Hi, Philan. At saka, sana nandito ka, mag-guest ka uli sa akin. Thanks, Krisa. And then, also with my friend, what's her name? You're always in my mind, kaya hindi talaga kita makalimutan. Ano lang, tumanda lang ako. Tumandang pala, paatras. No, I'm kidding. Si Lodi Flory, Flower, I got it. Ludi Flower, mega shout out to you in Florida and also mga friends ko dyan sa Schaumburg, Chicago. Joliet, Len Cimino. Hi, Len. I hope you can come by and mag-usap tayo. Guys, thank you talaga sa pagdating at pagdalaw sa akin. Thank you sa lahat ng support nyo at walang sawang panood ng aking videos. So ngayon guys, ang aking topic ay about flirting. Okay. Yung mga topic ko ay about flirting, dating etiquette, and yung about puppy love versus true love. Yan. Di ba exciting ang ano, exciting ang topic natin? Excited ako kasi I have personal experience of those things. Kaya lang, may tips ako about flirting, guys. I don't do it personally, pero laman ko lang sa ibang tao dyan. Wala lang, kwentuhan lang with them na paano ba malaman na nag-flirt ka? O kaya, paano ba mag-flirt ng mga guys na gusto nyo? Pero huwag niyong gayahin. Ano lang, tip lang. Alam niyo, pag gusto ka rin naman ng lalaki, hindi na masyadong mag-i-effort na mag-flirt tayo, di ba? Ay, exciting! Alam mo guys, crazy pa rin ako about flirting. Kasi
Hindi ko yan dinaanan eh. Alam mo ba ilang taon na akong nag-flirt? Pero hindi naman masyadong serious yung flirting ko. Ano? Nag-start ako ng mga ganun-ganun bagay. Ano na ako eh, 23. Kasi nung yang kay kabataan ko pa tumatakbo ako. Hindi naman sa ano natatakot. Ano lang yung wala lang ako munang well, hindi muna nag-start yung flirty time ko. Anyways, pero guys, may nagsabi talaga sa akin na flirt ako. Pero yung nagsabi naman sa akin na flirt ako ay ang sarili kong kapatid. Hindi naman ako ano, flirt friendly lang talaga ako. Kaya lang na misinterpret siguro niya ako. Okay. Okay, baby, just lay down, okay? Sorry guys, yung ito naman si ano ko, baby ko Shelby. Anyway guys, yeah, sinabihan ako ng kapatid ko na flirt na ako. Sa isip ko naman, hindi naman ako flirt. Friendly lang ako. Kaya anyway, yun mayroon akong nalaman guys kung paano daw mag-flirt. Go down, down baby, sit down. Go down, just watch mommy. Okay, just watch mommy. You eat your food. You eat your food over there. Sorry talaga guys, yung ano ko, may aso kasi ako dito. Ayaw niya akong nakaupo sa computer. So anyway guys, yung magpi-flirt ka daw guys, ganun-ganun mo lang daw yung buhok mo. Ganun. Saan kasi nakatali yung buhok ko? Kung sakaling, ganyan. Eh, siguro na pwede naman pwede na gihapon kung nakatali man ang buhok. Sakaling nakatali ang buhok mo guys, ganito daw ang gawin mo para mapansin ka ng lalaki. Siyempre yung mga mata din pa, matang nangangakit ba? Tapos gaganon-ganon, flare-flare mo daw yung buhok mo dito sa ako kasi wala kang buhok. Nakaganito ang hair mo, ganon mo lang daw yung buhok mo. Pag ganon-ganon, tapos tingin, patingin-tingin. May marinig yata akong kantang na patingin-tingin. Tara, let's see. Kay Justin, ata kita na. Oh, ano ba yan? Basta ka sa ibang ano mo, sa ibang ano ba yung tawag nila nung kay si ano yung friend ko na na-meet ko bago lang. Yung pangalan niya marami, isa ka siguro sa alagad niya. Ha, thank you. Huwag hulimutan di kita. Ay, tamsakan ako. So anyway, pag nag-flirt ka daw guys, gaganon-ganon ka daw. I-flirt mo daw yung buhok mo, ganyan. Kahit kasi siguro wala kang buhok, ganyan lang. Tapos sa yung minsan-minsan, ano, titingnan mo lang, mo din daw siya. Tingin-tingin. Parang nung college ako, guys, nagkaroon ako ng ganyan. Ay, nakapaka naman, nakakilig. Oo, yung crush ko kasi, yung mga, di alam mo yung mga fraternity, yung high school ako, excuse me. Kasi may sipon ako kahapon. Ang sakit ng ulo ko talaga kasi yung sinusitis headache ba? Sakit dito. I took Tylenol, 2 pieces. And umuki naman siya. Pero talaga guys, yung tumulong na naalis yung sakit ng ulo ko ay yung ano, steaming. Kasi baka naman mayroon na akong pandemic. Salamat naman sa Diyos na di naman, anon lang, talagang sinusitis headache ko. Ito, nag-steaming ako guys, na ano, na open yata yung sinusitis ko. Parang tumutulo yung ano ba, yung sipon, syempre. Tapos ano, pero nawala yung sakit ng ulo ko at salamat sa Diyos naman na ako'y okay na. Kasi bukas magtrabaho na, palik ako yung magtrabaho na. Masakit ang ulo. Naku, wala talaga ako sa mood pag nagtrabaho ako na masakit ang ulo. So anyway, back to flirting guys. Nung college ako, mayroon akong crush. Marami akong crush kasi nga nagseryoso ako when I was like 23 or 24 year old. Tapos may crush ako guys na ano, una yung pabago-bago kasi ang crush ko. Kasi yung crush kasi hindi naman yung tunay eh. Wala lang. Ano lang, yung crush-crush na yan, yung pawala lang sa kalaay. May crush ako yung una kong, that time, 4 years ako sa college, ng crush ko yung varsity player. Kaya lang, hindi ko siya pinofocus kasi ano ako yung
Hindi ako hilig sa mga matangkad. I like matangkad, pero yung masyado naman, kasi varsity siya, eh, arang ka, taas ka, ayos siya, guys, nga, di rin na, hawak ra ko niya, short ba ako? Shorty man ko. Shorty ba ako? So, bao, di gud ko pwede dito. So, anyways, yun ang una kong crush, guys. Alam, kilig-kilig sad ba? Exciting, kundi na crush, guys. So, ika nang, mura sa kaganahan mo, mo ka nang, sige na na, ma, ganahan mo ato sa school. Mo ato sa school, ganahan sad ka kay naahin na did to imong crush. O nya, pag after sa katunga crush, na naan sa kuy line nga crush nga ang na ang nagpuyo sila sa luyo sa among boarding house. Hello, crush jud na ko siya nga. Grabe yun yung crush, guys. Ika nang di ka pasabot sa imong gibate. Mura po tinood. Crush, crush. Di ba yan na tinood ng crush, crush, guys? Salamat sa lahat ng nanonood. 3 million viewers. Oh, marunong na ako kahit sa, dati na nagtaka ako. Diba yung 3 million viewers na sinasabi nila? So anyway, shout out sa 3 million nanonood sa akin. Salamat at sana matamsak lang. Salamat sa mga patansak dyan, guys. Yun, yung crush-crush, guys. Yun lang yung mga kanang infatuation feelings ba? Infatuation yung mawala lang din kung mayroon ka ng mga na-discover na makaka-turn off sa ano. Buti na lang yung pag, mas delikado talaga, guys, pag bata ka pa magkaroon ka ng crush. Kasi akala ng mga batang ito, totoo na yung pag-ibig, yung mga crush-crush lang. Hoy, hindi yan totoo. Ano lang, lilipas lang yan. Lilipas lang yung crush-crush na yan. So, huwag niyong seryosohin kasi mag-umpisa ang mga crush-crush na yan nung teenager ka pa eh. Pero may iba na mga malate yung magkagusto, infatuation, late siya. Ako late dumating yung infatuation ko kasi seryoso ako sa school. Tapos, yung lalaki na nagustuhan ko nung college, pangalawa, kasi nadalawa na yung crush ko. Ano, nakatira siya sa likod. Tapos yung fraternity ba, kasamahan niya, mga ka-boardmate ko rin. Gusto siya palagi siya mumpunta sa bahay. Ang sarap manghilot noon, nahilot nga ako doon. Wala na siya. Buti na lang siya talaga, wala siyang malisya noon. Mabait yung tao na yun, hindi niya tinitik advantage yung feeling-feelingan ko. Sa mega shout out sa lalaki na yun, nakalimutan ko yung name mo, pero hindi ko makalimutan yung face mo, ang bait mo sa akin. Hindi mo ako tinitik advantage. Yan sana yung mga ganyan, sana yung mga lalaki, guys. No, wag i take advantage yung mga babae na nagkagusto sa kanila. Parang ganun lang ba? Yung mga ganung bagay ba? Huwag nyo naman silang i-take advantage. Irespeto nyo. At saka yung lalaki na yun talaga. Respectful siya. Kahit gusto niya, alam niya na mahal. I mean, not mahal. Crush ko siya. Not mahal, guys, ha? Crush lang, ha? Like. Nagustuhan. Because when you like someone, there is something on him or about that person that you like a lot. That's why parang na gustuhan mo siya. Pero mawala din yan kung mayroon kang nakikitang hindi maganda sa kanya. Kaso lang, wala naman so far, wala naman akong nakitalala ko talaga yung feelings na yan. Because shout out sa mga ka-boardmate ko nga, nakakaalam na talagang gusto ko yung lalaki na yun. Dalix, si yung friend ko, ka-roommate ko na si Dalia, parang kasamahan nila sa fraternity. Hi! Dami, Mihorada family in Tagbilaran! Hi! Kumusta kayo, Igso Glenn? Mihorada, alam mo si Igso Glenn, guys. Hindi ko talaga yan, Igso. Ano lang, katuwaan lang namin yan. Pero, kasi nung ano, yung bahay nila next to my boarding house, yung parents niya may kutsi. Sabi ko, oy, kutsi, hoy, may kutsi pala yung parents mo. Pwede maging ninang ko sila. Nago, sige, pumayag naman. Kaya, Igso na kami. Ano lang, katuwaan lang. Pero ngayon, Igso pa rin kami. Hi, Igso Glenn, kumusta dyan?
So anyway, sana nandito si Dalex, yung asawa ni Exo. Glenn ka-roommate ko kasi si Dalia. Kaya I met Glenn Mejorado through my ka-roommate Dalia. Tapos mag-asawa na sila. They're found each other na true love nila. Forever! They found forever to each other. Tapos, yung crush ko na, kasamahan yata yung ni Dalia. Di ba, Dal? Samahan mo yung crush ko talaga. Ang bait-bait ng lalaki na yun. So, kaya nung crush ko, hindi talaga nawala sa kanya. Kaso lang, kaibigan lang talaga kami yung crush. Kasi my boyfriend ako that time. Then, yun. Anyway, mabait yun, no? Respectful siya. Kasi ang mga hilig sa mga babae kasi, guys, yung mga respectful na tao. Kaya kayo mga lalaki dyan, magbait-baitan kayo para magustuhan din kayo ng mga babae. Anyway, yun yung crush, guys. Pero pag may magustuhan mo yung isang lalaki, syempre kasi babae. Pag magustuhan mo yung isang lalaki, ay based on my personal opinion and personal preferences, okay? Pag mas gustuhan mo yung lalaki, guys, yung feelings ni mong gusto ay tutubo yun kung wala kang matagalan ba. Tapos yung nagustuhan mo ay playing good boy naman. Talagang ma-develop yun. Tapos pag ma-develop yun, magkagusto na rin siya sa'yo. Nag-developan na kayo. Kaya minsan yung mga crush na yan, minsan talagang sila din ang nagkatuloy yan. Pero yung crush ko kasi in my case, hindi ko naman iniisip na kami. Wala lang, nagustuhan ko lang talaga siya kasi napaka ano niya, gentleman niya. Pero hindi naman ako nag-flirt. Speaking of flirting, yun naman ang topic natin, no? Hindi naman ako nag-flirting sa kanya. Ano lang, friend lang na kwentuhan, ganun. Alam mo na, pag college, marami ka ng just pwedeng malaman, di ba? Lalo na pag malayo kayo sa mga parents nyo. Shoutout sa lahat ng mga estudyante dyan na malayo sa kanilang mga magulang. Hello! Mag-ingat-ingat kayo, ha? Yung mga crush nyo, huwag nyong i-seryoso kasi nag-aaral pa kayo. Lalo na dyan sa ating bansa na talaga naman yung parents talaga ang gumagastos. E dito naman kasi sa US, yung mga estudyante, sila na mismo ang bumuhay sa kanila. Kaya kung mayroon silang mga magagawin at kung mayroon mang mangyari sa kanila, halimbawa buntis or anuman, hindi masyadong masakit sa magulang kasi sarili naman nila yun. At saka sila naman ang nagbumubuhay sa sarili niya. Yun yung kaibahan dito. Wala silang ang parents hindi masyadong involved after 18-year-old kasi usually yun ang alam ko kasi sila na nag-take good care of themselves na sila na nagbumubuhay sa sarili nila ganyan. Pero sa atin kasi yung mga parents natin yung gumagastos from mga sinina, allowance, yung pagkain. Kaya yung mga estudyante dyan, na okay lang magka-crush at magkagusto, wag lang seryosohin at seryosihin ang mga pag-aaral. Makinig kay Lola. Meaning ako. Kasi sayang naman yung pinagsikapan nyo tapos mawala lang din, di ba? Lalo na sa mga parents niyo pag masyadong siniseryoso yung mga feelings. And yung feelings kasi paalis pa, wala. Guys, according to the Bible, the heart is the most deceitful. Kaya huwag niyong paniwalaan yung heart niyo. Magdasal palagi at makinig sa inyong isipan. Sometimes, guys, kung ako nag-gumawa ng desisyon, I always listen to my mind and my heart. Kung minsan, if my mind and heart will both say yes, I will go for it. But of course, I still have to pray kung talagang naayon ba sa will of God at saka, morality and will of God. Yun nakakatulong. I'm not perfect, but based on my experience ba, you guys? Masarap kasi mag-advise yung mga may experience sa buhay na masakit o masaklap man.
Yun. Tapos, speaking of mga crush dyan, huwag niyong i-develop kasi mawala din yan. Pag-aralan mabuti. Kaya, nagbigay lang ako ng opinion kung paano daw mag-flirt. Patingin-tingin. Tapos, i-flirt mo daw yung buhok mga ganun. Kahit wala namang buhok, ganun lang talaga para mapansin ng lalaki. That's a sign of flirting, kaya be careful. Kung be careful ng ganun-ganun kayo kasi baka kung wala naman kayong gusto sa lalaki, tapos yung lalaki may opinion na pag gumaganyan-ganyan, nag-flirt daw. So be careful yung flirt-flirt nyo sa buhok, baka aksipin ng lalaki na nag-flirt kayo. Pero yan daw talaga ang sikreto kung paano mag-flirting. Ganun daw. Hi, Gisa Taglik! How are you, Miss Gisa? Thank you for coming and I'm sure I got you patamsak. Thank you, girl. Thank you so much. Wala lang ang pinagkwentuhan ko sa sarili ko ay about flirting lang naman. Because I thought it's an interesting subject. Thank you. And please don't forget to patamsak with my collab Happy Single Mom vlog and Dadang Revas. Sila yung si Happy Single Mom is my niece at si Dadang Revas naman ay ang pinsan ko. Wala sila dito dahil sila ay natutulog. Pag gidalawin kita sa bahay mo, Jisa Tagli. I think I meet na-meet kita doon kay ano yung friend ko in Saudi. Na hindi ko siya napansin din na siya na dahil mula nung nag-ano siya. Thank you sa patamsak, Jessa. Parang nag-stop siya ng ano ba yun? Live streaming. Nag-stop ba siya? Kasi hindi ko siya nakita around. Sana magkita kami uli. Thank you, Gisa. Oh, you're very welcome. Yeah, si Mara Vic. Yeah, yun. Yeah, sa anak, hindi ko na siya nakita around eh. Pero madaulaw. Minsan kasi busy talaga ako din dito kasi sa trabaho. Sana hanapin ko siya kung alam ko nagvi-video na siya eh. Nag-create siya na siya video. Sana wag siyang mag-stop ng live streaming kasi doon din tayo kumikita. I don't know. I'm not sure. Anyways, yun yung topic ko, Gisa. I'm talking about flirting, dating etiquette, puppy love, and versus true love or relationship hashtag. So anyways, thanks for padalaw at sa patamsak ko. Maraming salamat. And yun yung flirting daw, magaganon na daw sa ano. Hindi ko naranasan yung magaganon sa buhok. Pero naranasan ko yung patingin-tingin. Ay! Exciting! Hala, may ka... Gisa, gusto nga umakyat? Paakyatin kita. Dalawin ko yung bahay mo. Nagmamonetize ka na rin ba, Gisa? Biga shout out to Gisa Tagli at sa kay Mar Avec. Sana I'll see you around, girl. So, yun guys. Pag nag-flirt, gaganon-ganon. Ang naranasan ko in my case, guy, ay yung patingin-tingin. Exciting. Exciting talaga na yung mag-crush, guys, no? When I was in high school, mayroon akong crush na usa. Kapitbahay namin. Oh no. Si Raulo din yung lalaki na yun. Alam niya siguro na, kasi para malaman yata na yun ang pinakaunang crush ko talaga, guys, kapitbahay namin. Tapos alam niya yata na ano, ako, I think I was like maybe 10-year-old. Nagkaroon ako ng crush sa kanya. Tapos alam niya si, ano siya. No, I'm not 10 years, kasi first year high school na pala ako. I think I'm running 13-year-old.
Malayo pa ba? Ilan ng WH mo? Pero sa WH lang yung malayo pa sa'yo, no? Okay naman yung tingnan niya natin kita. Ay, okay na pala yung bahay mo, banana mo. Sa WH ka lang humabol. Binigyan kita ng thumbs up, Jason. Thank you. Bamasyal ako sometimes in your bahay. Kaano ko lang din ka money ko lang. So nag-umpisa ako mag live streaming nung nag money na ako, nag-start ako ng live streaming saka recording of videos, gumagawa ng mga videos yung ginagawa ko. Salamat sa pag-download, Miss G, sa Tagli. Ano, aabot ka rin yan. Yung pamangkin ko sa Manila, sa Bulacan, kaano lang din niya. Kamomonetize lang din niya 2 days ago. So, okay. I'll continue my story about yung crush ko nung kapitbahay namin. Boyfriend siya ng ano, ng pinsan namin dyan. Malayo din. Pinsan ng nanay ko, kasi kapilyedo niya. I'm not sure kung talagang pinsan kami, kapilyedo ng nanay ko. So, siguro pinsan, no? Pinsan na hindi magkakilala siguro, ganun. Pero kasi kapilyedo nga. Tapos, naging boyfriend din siya ng first cousin ko talaga na ano. Tapos, hindi ko naman inaasam na magiging boyfriend ko siya. Ano lang, crush ko talaga siya. Tapos, ano, ang dami kong ano, no? Ano siya yung, alam niya siguro na gusto ko siya, nahawakan yung mukha ko, guys. Para talagang na, ano, nakaka-heaven talaga. Yun ang yun na, ano, na, ang feeling ng mga infatuation, guys, no? Parang kinikilig ba? Pero wala, hindi ko naman kasi iniisip ang kung ano man mayroon iniisip ng iba dyan. Wala naman, walang crush-crush lang. Kasi yung iniisip ko, usually yung kung paano makapag-tapos ng pag-aaral. Sandali lang, guys, ha? I'll just play this one para mapanood nyo sandali. I'll just do something. Check ko lang kasi yung ano, yung kasi may pinadala akong ano, guys, LBC na boxes for the Philippines. Tapos I'm checking it nung Saturday, October 3, ang update dito is naka-ship na daw, shipment is in route to Tagbilaran Delivery Hub. Pero yes, Miss Jason, dito ako sa US, sa Illinois.
So yung vaccine sa so LBC, tanawagan diyan sa mga taga LBC. The last update sa ano ko is October the 3rd, 2020. Tapos thank you. Pero bakit nag-follow up yung kamag-anak ko? Wala pa daw, nasa Manila pa. Pero sa update na nilagay niyo is shipment is in route to Tagbilaran Delivery Hub. Tapos that was October 3, 2020. Thank you, Miss Jessa. Hintayin, I mean, dalawin ko yung bahay mo pagkatapos kong mag live streaming. So yun guys, nung kabataan ko nagkagusto ako. Na-excite ako. Ang ano lang guys nagkaroon pa ako ng aksidente talaga, guys, yung nagba-bike ba. Tapos doon pa talaga ako na aksidente sa tapat ng bahay. Yung Alaska malayo kami, Jessa, malayo kami sa Alaska. Hindi ko pa nga alam yung Alaska. Cordovales. May kakilala ka doon? Ang lamig doon. Malamig doon. Malamig sa Alaska, Jessa. Taga doon ba yung ano mo? Yung BF mo? Malamig daw doon. Tsaka kahit mayroon akong ano, novel na nabasa tungkol sa Alaska. Gusto ko nga puntahan doon. Gusto kong pumunta nga ng asawa ko doon sa Alaska. Gusto ko rin pumuntahan yun doon kasi parang exciting siya. Malapit siya sa Russia. Parang ganun. Yung nabasa kong novels, yung Alaska malapit sa Russia. Diba lamig, sobrang lamig sa... Ay! Exciting naman! Mabait naman siguro yung mga... Oo, mayroon akong hindi pa kami nagka-meet pero nakilala lang kami through another friend. Parang friend ko siya, iwan ko kung ano, naputol yung communication namin eh. Nandoon siya sa ano, alas yung maraming isda doon. Kasi I like isda. Pero don't worry kung malamig doon kasi may mga jacket naman. Parang gusto ko nga pumunta ng Alaska. Parang exciting. Parang maganda yung ano niya. Nakita mo yung movie na ano? Ano ba yung movie na yun? Kay Sandali ha, hanapin ko. Doon yun eh. Doon yung movie. Nature. Force of the Nature yata yun. Only while you are sleeping, while you were sleeping. Yeah, but yeah, while you were, no, it's not while you were sleeping. Sandra Bullock din yun, pero Hindi yun while you were sleeping. I think it's Force of Nature. Doon yun Force of Nature. Tingnan natin. Force of Nature. Maganda yung mga movies ni ano. Sandali. Ni Sandra Bullock. Sandali ha, Hana. Ayun. Force in Nature, hindi naman. Bakit iba?
Hindi naman for ganito ang force of nature. Ano, nakalimutan ko yung pamagat. Basta. Sige, sige, akyat ka. Oh, but what? But error. An error code on YouTube. This usually didn't try again. Bakit? Mbak, sandali ha. Hide. Invite, sandali. Yan, Gisa. Try mo. Try mo i-click. Hi, kumusta? Di kita marinig. Sandali. Hala, bakit di kita marinig? Sandali ha, pa. Baka nahihina. Okay naman. I don't know, bakit di kita marinig? Narinig mo ako? Puro hindi kita marinig. Sandali ha. Bakit kaya hindi kita marinig? Kasi nakamonitor din naman ako eh. Sige. Bakit kaya hindi kita marinig? Kasi nakamonitor din naman ako eh. Sige, say something. Say something. Bakit kaya ganon? Eh, ako bang may problema? Pero narinig mo naman ako. Nasa Bohol ka ba? Asa out na sa Bohol? Nasa Pinas ka? Hala ba? Wait a moment and try again. Sandali ha. Yan. Gisa, try mo. Di talaga kita marinig. Sandali. Unmute mic. Nakamute ka? Oh, yan. Ayan na, okay na.
Ano kaya ang problema dito? Sorry. So asa na as nasa Philippines ka ba? Say, guys, ang guest ko ngayon ay si Jessa Tagli. Kung sino man dyan nanood sa amin, di kita nyo si Jessa Tagli. Kaya lang nagluko ang aming microphone. Okay. Jessa, hindi talaga kita marinig. Sigaw ka nga, baka marinig kita. Wala talagang boses. Sayang. So, asan ka? Nasa Philippines ka? Sayang talaga. Kasi, ayun ko kung bakit hindi lumabas yung ano mo. Hindi naman nakamute yung microphone mo. Kasi kung sa akin ang problema, di mo sana ako marinig. Naka-on naman yung ano ko microphone ko sa Google. So, paano ba 'yun? Mayroon kang kausap? Somebody else talk to you on Facebook or whatever? Kasi pag minsan kasi pag ano, pag if you are talking with someone else tapos mayroon ka rin gagamitin mo yung camera at saka microphone mo, hindi siya mag isa lang taka isang bisis wala naman, no? Ikaw lang, bali ako lang kausap mo sa harap. Double check mo yung ano, yung microphone mo. Baka naka-mute siya. Okay yung microphone mo? Sandali, tawag ka, i-remove kita uli ha, tapos akit ka uli. Okay, try mo ulit, Jessa. Oh, ayan na. Bakit kaya wala pa rin boses mo? I don't really understand. Kasi that last time sa mga kaibigan ko, okay naman. Check ko yung audio hanap ko, ha? Test. Saka marinig mo naman ako. That's interesting. Marinig mo sarili mo.
Anong gamit mo? Cellphone or laptop? Cellphone? Laptop? I-test mo daw yung ano, yung outgoing mic, microphone. Kumusta sa lahat ng aking manonood? Maraming salamat. My guest is Jessa Tagli. Kaso hindi ko siya marinig. Anong nangyari nito? She will tell me or she will tell us about her love life. Kasi mayroon siyang admirer o boyfriend na ba? Admirer pa lang? Puti siya, puti. Filipino? Ah. Bakit? Bakit? Ah, hindi pa. Anyways, wala lang. Tanong. Magkakilala na kayo dati pa? Oh, okay. Maraming isda dun. Sayang, hindi kita marinig eh. Tagalog ka? Tagalog? Half? Half Tagalog, half Bisaya? Marunong ka mag... Ano? Ilocano? So you don't speak Bisaya? Oh, okay! And guys, ano, sign language kami kasi wala siyang boses. I don't know what's going on. Yan, sayang, ikwinta niya sana kung paano sila nagkakilala ng kanyang admirer. Device na Jessa Tagli. Bakit dalawa ka? Which one is which? Ad stream. Yan. Narinig ko. Asan dito ang ano? Bakit dalawa? Yan, narinig na kita. Kaso... Ay, sayang yung connection. Nag-ano, parang slow motion yung ano, yung connection mo. Ba't ganun? So anong ginamit mo ngayon yung ayan. Anong ginamit mo yung ano na yung cellphone mo? Palubat na. Oh, sayang. Palubat na, narinig na nga kita eh. Mayroon ka ng boses. Kaso hindi ko masyadong maintindihan. Kanina, Ma'am Leonie. Dito. Putol-putol yung boses mo.
Jisa, asan ka ngayon? Nasa Philippines ka? Or somewhere? Nurse Jisa, ano nang alin dito ang maganda sana ito yung ano yung ginamit mong ito si Nurse Jessa. Kaso hala. Bakit? Ba't ganun? Kaya lang hindi ko talaga marinig. Walang boses. Yung isang yung pa on and off naman, okay. Marinig ko pero yung boses mo ay putol-putol. Oh, pero yan. Pero that one, hindi ko, walang boses na marinig sa, walang boses na marinig ko. Nasa Philippines ka ba or nasa asan ka? Sayang talaga. Yan si Jessa Tagli, nagka-problema kami ng technical problems dito. Sana siya. Yan. Umakyat na na. Ayan. Po, Ma'am Leonil, sabi dito, you're in the show, everyone can see, hear you. Ayusin oh, ayan na, narinig na kita. Narinig na kita. Bakit, anong nangyari nun? Bakit hindi kita narinig? Wait lang po, Ma'am Leonil, ha? Okay, no problem. Opo, opo po. Mag-ano lang setting. I can not hear me. Wait lang, Ma'am Leonil. Oh, no problem. Go ahead. Just take your time. Oh. Ano po yung... Ma'am Leonil, ano po yung gamit mo? iPhone? iPad? Hindi. Laptop. Ano pong laptop po? HP. Instagram. HP laptop. Does you guys selected in the cam? Program setting. If you on computer, if possible, you have the wrong speaker. Selected trying clicking this speaker button in your audio setting. If you don't hear me, nice try switching different speaker. Oh, ayun yung speaker mo ate. Sa laptop, ayun yung speaker daw.
Ayun, oh. Yung speaker ko, may problema? Ano sabi? Sabi niya dito, ate, if you own computer, it possible you have the wrong speaker selected trying clicking the test speaker button in your audio setting. If you don't hear a noise, try switching to different speaker. Sabi niya. Ay, yung speaker ko ay ano naman siya. Pero narinig naman kita ngayon. Ito lang si isa, si Nurse Jisa, ang hindi ko marinig. Oh. Narinig na kita ngayon. Kasi yung speaker ko at saka camera ko ay built-in naman siya. But ano ay nangyari, ate? Echo, stereo, audio. Pero kapag sa iba naman po, ate Leonila, okay. Yeah, okay naman. Okay naman sa iba. Okay. Ano bang ano mo yung ano ba? Mine is i7. Pag sa iba po. Okay. Siya. Oh, okay naman siya sa iba. Ano po ate? Itong laptop gamit ko po ate, laptop. Ano? Lenovo? Hello? Yes, can I use with kasi HP kasi sa akin magkasalungat kaya. You think yung gamit mo kami? Ha? Speaker no, I don't use speaker. Yung built-in speaker ang sa akin at saka built-in camera. Okay, man. Ganyan na lang po. Anong ginamit mo ngayon? CP. Telephone? Po, CP. Kasi, I don't know. Kasi hindi naman... Opo. Wala naman... Ano yung operating system mo? Windows 10 na yung sa akin nito, ginagamit ko. Windows 10 yata. Windows 10 yung operating system ko. What is my operating system? Double ko check ko ha. Yung operating system ko? Windows 10. Yeah, 10. I can hear my voice. Problem or me? You? Yeah. Okay. Hey, Jason, are you with someone? May kasama ka dyan? Yeah. Okay, meron. What's the problem? Me? Yeah. Okay. You can hear her. But the others, I hear you. You hear her. Yeah, but she doesn't hear it. Yeah, that's your problem. I think that's a problem. What happened? Hello, Ate Leonila. What's the nangyari dito? Hindi ko rin alam. Sino kasama mo? Yung bata. Ma'am, yung bata. Ate ng ano, inalagaan ko. Asan ka?
Ma'am? Asan ka ngayon? Ano po, ma'am? Places po ba? Or ano? Dito po ako sa Qatar, ma'am. Qatar po. Nasa bahay po ako, ma'am. Nasa bahay po ako. Shout out po sa 4 million views. Shout out, shout out. Thumbs up naman po para kay Hoss. Nawala ako. Kaya nga po, mami. Nawala ako po. Nawala. Yung connection ko, bigla na lang naputo. Online ako talaga. Kaya nga yung asasabi ng asawa ko, magpalit kami ng ano? Palit kami ng internet. Yan, malinaw ka na. Yan, maganda yan. Okay na po, ma'am. Aha, maganda na yung ano mo, no? Yung reception mo. Aha. So, asan ka ngayon? Nandito po ako sa Qatar, ma'am. Qatar? Opo. You work as a nurse dyan? Opo. But stay po. You mean like stay in nurse one-on-one? Opo. Okay ba dyan? Okay naman buhay dyan? Okay naman po. Nandito lahat mga dati kong katrabaho sa Pinas po, ma'am. Nandito po lahat sila. Sampu kami po na nandito. So, paano yun yung... Is that like an agency na mga nurse tapos ano one-on-one yung pag-care niyo? Stay in po kasi ako, ma'am. Stay in. Means once na stay in ka na po, isa na lang po, on-call na lang po, ganun. Kapag kailangan ganun. Kapag off ganun po, ma'am. Kung gusto nung kasamahan mo na gusto mo bang mag duty ngayon, ganun po. Gusto niya mag opo. Kasi mayroon din dito yung mga ganyan, like for example, agency sila tapos pinupuntahan nila yung mga clients nila as a nurse. Ganun ba 'yon style niyo? Opo. Pero kasi
Pero kasi dito, hindi siya nag-stay. Para lang, mag-drop by lang siya doon, check yung clients nila. Tapos, parang visiting nurse ba, ganyan? Ay, ganun. Pero ano po yun? Opo, ma'am, ganun. Mag-out din po siya ng, ano, ng stay out, ganun. Papasok siya ng umaga, tapos uwi din. Pero boarding lang ng mga mahirap doon. Mahal. Yung ano, yung pero kayong mga nurse, magkasama kayo sa isang boarding house? Sila lang po, yung mga kasamahan ko po. Ikaw permanent diyan? Opo. Pero so, nasa bahay? Kung ano po, tawagan po nila ako ganun. Oh. So, asan ka nakatira sa bahay ng employer mo? Bali? Opo. Mababait naman? Oh, mababait naman po, ate. Pareho silang, ano, ate, pareho silang trabaho sa hospital. Mataas yung ano nila. May COVID ba dyan? Wala lang, curious. Opo, ate. So, tell me about your boy, I mean, tutor in Alaska. Ah, hindi po. Nag-chat kasi noon, nakita niyang ano, single ako. Na-shock ako. And then, ang dami naman na nila. Hindi ko alam kung, ano, sabi ko, mag-focus muna ako sa trabaho ko. Sige na, ang daming chat. Ang ano niya. Tapos, hindi ko siya pinapansin kung minsan ako medyo makulit. 24 na po siya. Sabi niya, pag uwi siya kasi sa December, ate. December siya uuwi. Kung wala ng COVID, lahat ng family niya po. Tapos ganun. Sige, sabi ko, ikaw pupunta sa bahay, sabi ko. Sa ano? Uuwi ka din? Opo. Ay. So, hindi pa kayo? Hindi pa po. Hindi ko pa sinasagot. Palagi niya kung sinasabi na, sige na, please. Sabi ko, ano natin. Tapos, Tagalog siya? Nagtatagalog siya? Opo. Marunong pala siya. Green card po siya. Pero yung mga parents niya po, ano, citizen na po yata. Siya po. Okay na yun. Papunta na rin doon. Yun. Green card pa rin din naman ako. Ako sabi niya, ate, papakasalan na kita, kunin ka. Kukunin ka na niya? Sabi niya gano'n. Alam, sorry ko na, hindi pa ako ready. Sandalihan, tumawag yung asawa ko. May bahay po sila sa Baguio. Ay, sige po. Hi, Jisa, ikaw muna, pakikwentuhan mo naman yung mga nanonood sa atin kasi yung asawa ko tumatawag na one of their worker is positive. So I have to find
clinic that will check my husband quickly. So, ikaw muna ha. Magsalita ka, salita. Ikaw muna. Ikaw muna mag-host. Ikaw muna mag-host, Jisa. Welcome to Physicians Immediate Care. If this is an emergency, please hang up and dial 911. Due to the ongoing COVID-19 pandemic, our clinical staff is extremely busy caring for our patients, and they may not be immediately available to answer your call. We do have a dedicated informational website where you can review frequently asked questions or submit your own questions or concerns. Please visit picquestions.com. That's picquestions.com to learn more. Thank you for your understanding. For clinic hours and location, press star. For employer drug screening and physical results, press 1. For billing services, press 2. For medical records requests or workman's comp, press 3. Physical therapy, press 4. If you are a patient and would like to speak to our clinic staff, press 0. Physicians Immediate Care, how can I help you? Hi, good afternoon. I have a question. Do you check COVID testing right away today? So we don't have to do it today. It would have to be for tomorrow. We can hold it for other clinical no matter what thing. But the physician's VA test midnight tonight. You can put over 1 and it can wait for tomorrow. For tomorrow? Is there no emergent right now? No, we can't do anything right now. So all those ones are taken care of. Do you mind if I ask you, is there any other place that we will be going to do that testing right away? Okay, so I will call you back. I'll just try to find another place that will do the testing. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Bye.
Jisa, ikaw lang muna ang magsalita dyan kasi mayroon akong emergency, ha? Ikaw muna ang... Jessa, ikaw na. Magpinto ka. Magpinto ka muna sa mga viewers natin. Hello, hello, hello. Leonila. Ayan. Hello. Ba't kaya nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ako. Hello? Try ko nga, Ma'am Leonila. Hello? 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 Ba't ganon? Ayun pala, kaya naman pala. Ayan. Hello? Ayan, okay na guys, okay na. Ayan, naririnig ko na yung boses ko guys, naririnig ko na. Hello, Ma'am Leonila. Nasaan na kayo si Ma'am Leonila? May kausap niya pala yung ano. Shoutout po sa 3 million views. Shoutout po. Ayan, okay na po guys. Hello, 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 hello. Do some signs. And I just want to look at your face in the call of the night. And I just can't believe that you're on my love. Hello, happy single mom blog. So I just can't dream that I want you. Ayan, shoutout po sa 5 million views. Thumbs up naman po dyan para kay host. Ayan. Thumbs up naman po dyan.
May kausap po si Ma'am Leonila, guys. May kausap po siya. There is no guarantee. It is like a basic and my heart is falling apart. Ay, nagulat pa ako. Sige lang po guys, tingnan ko lang yung nag-chat. Nag-charge kasi CP ko. Mom, Yanila, where are you? Jisa, ikaw muna ha? Kasi may emergency ako. Andali lang, Jisa. Ikaw muna magpinto ka. Ano yung kwento ko, ate? Magtanong kayo, guys. Magtanong kayo. Magtanong kayo kung may kakilala kayong single dyan. Single po ako. Harap sa joke lang, guys. Guys, single po ako. Single. Shoutout po sa 3 million views. Akyat po kayo para po kay host. At para po may kausap po ako dito. Opo ate. Opo ate, opo. Opo. Ay guys. Mag-share na lang po ako. May maraming views pa dito. Mag-share na lang po ako about sa hospital. Magtanong kayo guys about sa hospital. Or ano? Ano ba? Guys, magtanong kayo. Magtanong kayo sa akin. Guys, single po ako, guys. Shoutout po sa 4 million views. Hello guys. Shout out po. Ayan, bumababa ang views, guys. Magano po kayo guys mag-invite. Ayan, 3 million views. Bumabalik ang 3 million views. Ayan, guys.
Ayan, nasa 4 million views na po tayo. Nasa 4 million views. Guys, magtanong kayo ng question at aanswaran po ni co-host. Ayan. Guys, ano pong gusto nyong ano? Gusto nyong question about for me, about BF, or about hospital? Sige na nga po, magkwento na lang ako sa about sa hospital. Guys, ang ano po, alam nyo na po ba ang ano, ang diabetic, about diabetic po? Bakit di ko po nakikita mga ano nyo dito? Naka-BG lang po kayo. Alam nyo po kung diabetic po kayo ay ano, ang sign and symptoms po ng diabetic ay mahirap po maghilom yung sugat. Dapat po the best way po para maiwasan ng ating diabetic, kumain po tayo ng bitter lemon, maging bitter tayo, wag lang sa BF. Char! And guys, para po control ang ating sugar, wag po palaging kumain ng matamis. Ayun guys, ang normal po ng ano 80, kapag 120 na po yan, hindi na po normal yan, mataas na po ang inyong mga sugar. Ayun guys, dapat po every kung magpapakuha po kayo ng sugar, dapat hindi pa wala pa kayong kinain, ganun. Yung basta kapag gising niyo po, yun, magpapakuha na po kayo ng sugar. Ano na kayo ng insulin niyo, guys. Hello, sabi po ni Ivo, ay hindi pala 'to yung private. Hello Ivo's. Hello Ivo's World. Hello, hello. Ayan. Ayan guys. Oh, ano pa ba ang ano? Dapat mas maganda po kapag may magtanong. Hello ma'am, happy single ma'am, Nila Sullivan Miller. Hello po. Ito naman po, ang lalaki't babae po, kapag po kayo ay nakipag-talik po, babae't lalaki, dapat po kayo ay maghugas. Ilan ba yung views? Tingnan ko lang po ha. Ayun, 5 million views. Ayun, naka-BG siguro sila. Hello, hello, shout out, Evo's World. Tamsak naman po dyan para kay co-host. Ayan guys, kapag po nagtalik ang babae at lalaki, dapat po maghugas kayo before and after. Ayan pong palagi nyong tatandaan po. Kasi po tayo nakakadulot ng sakit at dapat po ay umihi po kayo ng at uminom ng tubig and then umihi po para po yung alam nyo po kasi kapag magtatalik ang dalawang babae at lalaki, ayun, lumalabas yung parang ano. Alam nyo na guys, ah. Six like. Ah, salamat po. Evo's World. Akyat ka po, akyat. Akyat ka po, Evo's. Akyat ka po para po may kausap po ako dito sa taas. Diba? Para mag-share tayo about sa ano, magtanong ka sa akin about sa health. Ayun. Ayan, may nagchat sa akin. Yan nyo. Dito muna ako. Ayun guys, kapag nagtatalik po ang babae at lalaki, yun maghugas po kayo. And then, kapag po nagtatalik ang lalaki at babae,
Huwag niyo pong hayaan na magtagal yung ari ng lalaki sa babae po. Why? Because po, may tendency po na maglalak yung ari ng babae at lalaki po. Ayun po yung pinaka-iwas-iwasan nating lahat, ng, lalo na sa mga kababaihan at mga kalalakihan po. So, di ba nakakahiya? Kung ano po, naalala niyo po ba sila, ano? Kung alam niyo to na, ano, history nila John Lloyd at saka si Shaina Magdayaw. Ayun po, nag-lock po yung kanilang ari. Kasi nga po, ay nag-stay po yung ari ni John Lloyd sa ari ni Shaina. Kaya yun po, nag-lock po. Dapat po hugot kapag, ano po, ganun po. So, Ma'am Leonie, lover na yun. Ayun, guys. Guys, magtanong kayo. Pero naman po, ano pa ba? Ay, ito po nga pala, guys. Bawal na bawal po ipapasok yung ari ng lalaki sa puwet ng babae or lalaki. Kasi po, dyan po tayo nakakakuha ng sakit. Alam niyo po ba yung ano, HIV? Huwag ko lang nakasakas. Ayun guys, doon nyo po makukuha. Ayun, nasakit. Delikado po yung nasakit. So, lalo na kapag lalaki, bawal po yun. Huwag nyo pong anuhin kapag lalaki. At saka sa babae, hindi rin po maganda yun kapag sa puwet. Huwag po. Lalo na sa mga kalalakihan, sa mga bakla. Hindi naman sa ano, ha? Hindi ko inaano yung mga bakla, ha? Sinasabi ko, sinishare ko lang po, ha? Ayun, guys. Kasi doon kasi nakukuha yung ano, sakit. Usually po, yung nasakit ay sa lalaki nang gagaling. Hindi po sa babae po, sa lalaki po. So, mga babae naman po, kaya nagkakaroon po sila ng ganun na sakit kasi galing po sa lalaki na nakatalik nila, ganun po yun. Parang nag-i-spread po yan. Once na nakipagtalik sa, ano, sa bakla, tapos pinasok niya po sa pet niya, tapos nakipagtalik sa babae, ayun po, mag-i-spread na po. Tapos yung babae naman, nakipagtalik sa ibang lalaki, ayun, mag-i-spread na po yan. Pero may gamot naman dyan, nagagamot naman po. Pero hindi basta-basta nagagamot. Ayun guys. Shoutout po sa 3 million views. Ayan. Ba't ganyan? Gamuz. Ayan sang guys. Gamuz. Shoutout Gamuz. This message held for review. Oh. Hello, Ma'am Leonila. Guys, kung masakit naman po ang ano, ulo nyo, kasi marami yan eh. Migraine. Vertigo. Meron pa yung isa, nakalimutan ko na. Tatlo po yan na sakit ng ulo. Headache. Vertigo, migraine. Dito po, dito. Vertigo. Tapos yun, guys. Kapag vertigo po, ay hindi mo po nababalance yung sarili mo. Kapag po naman migraine, dito ang sumasakit. Dito sa likod po. Kapag headache, dito po. Sa frontal, ito po. Ang gawin nyo lang po ay uminom ng maraming tubig. Ayun, good guys. Job, Jisa. Sandali lang, Jisa, ha? May emergency kasi ako. Sige, ate, wala lang tao, eh.
Nagsasalita na lang. Ayun guys, inom po tayo. Ang ano lang po naman natin ay tubig po ng pinaka-importante sa ating katawan. Importante po yun. Hindi po natin hayaan na mawalan tayo. Pasaway din ako, nagsishare ako, pero pasaway din po ako. Ayun guys, hindi po natin hayaan na ma-dehydrate po tayo. Kung gusto nyo naman po, may ano po, may mga medicine na dehydration. Yung ano, yung powder, may nabibili pong ganun. Lagyan mo lang siyang konting tubig, half, ganun. Pero wag po natin iwasan na ma-dehydrate po tayo. Kasi mahirap po yun. Ayun po yung sakit ko dati. Once lang po ako na-hospital sa awa ng Diyos, nung college po. Na-dehydrate po ako. Kasi nga po, saka lang po ako iinom kapag kumain. More or less is more on soft drinks, ganyan po. Tapos yun po. So, kapag sumakit yung inyong mga ulo, tubig lang po, tubig ang kailangan. Wala nang iba po. Kung gusto niyo mag-take ng gamot, ayun, mag-take po kayo. Pero ito naman po, kapag po nag-take kayo ng mga antibiotics, kapag allergy po kayo, huwag po kayong iinom. Kasi po, pag ano, mga allergy, nagkakapantal po yan sa mga skin nyo, nagre-redish po yan. Parang alam nyo yung ano, kapag talagang allergic ka po, alam nyo yung mga ano ng napaso ng ano, tubig or ano, magbubuslog po yun, buslog-buslog po. Napaka-delikado rin po. Yung ano, yung naging patient namin, allergic po. Ewan ko, sabi naman nila na, ayun, about sa, ang case death na about sa medicine, antibiotic po. So, kapag magpa-check up po kayo na alam nyo pong ano, alam nyo pong allergic po kayo, sabihin nyo po kaagad kasi nga po, para maiwasan natin ang ating mga, para din po sa health natin, para maiwasan yung masamang ano, basta ganun po. Yun lang ba yung views ate? Ano? Ayun, 5 million views. Hello. And guys, ano pa bang may share ko guys? Ang normal ano naman, pulse rate po na rin if adult is 20, 19, 21, ganun po. Pero kapag baby po, ang hirap kunin kasi yung baby. Ayan yung baby, ang pinakaayaw kong ano, kunin ng RR. Kasi po, mabilis yan. More than 70, ganun po. Ay, RR po, respiratory rate dito po. Respiratory rate pala. Nasa 20, kapag adult, 20, 21, mga ganun pataas pa, below. Ay, oh, below. Huwag po lalagpas ng 25, ganun. Hindi po normal yun. Ang normal po ay 20 to 21. Ganun lang po. Or 19. Ayun lang po ang mga normal. Pero the best 20 po. Tapos ng pag pulse rate, 780. Pulse rate 80 sa mga ano old mga older. Pag adult naman, nasa 90. Ganun, 98 mga older. Ganun. Pag baby naman po, 60? I know. Mga, pag baby kasi, mano, 200, ganun po. Normal sa mga baby yun. Kasi nga, yung pitik ng ano nila, pulse nila, mabilis yun. Guys, tapos, RRPR, ayun, ano ko na po pala. Vital signs na po tayo. Vital signs means po, kapag tinawag na vital signs po ay kukunin po natin ng mga PR, RR, BP, blood pressure, temperature, tapos yun po. Sorry. Ang temperature naman, ang temperature naman po 36.7, mga ganun normal. 0.5, mga ganun. Kapag po once na 37.5
6, hindi na po mata, medyo mataas na po yun. Dapat nasa 36 lang po. Yun po. Tandaan nyo po, 36 lang po, 36.5, 36, ayun na ganoon lang po. Pero kapag naman po ay BP, pinag-uusapan natin, nasa 120 over 80, adult pataas po. Depende po kung anemic po kayo. More on sa mga anemic kagaya ko, nasa 100 or 90 over 80. Nandun kasi, pero hindi po normal yun. Pero ang pinaka-normal po ay 120 over 80. Ayun po. Ano pa bang explain ko? Ayun guys. Ang ito importante pala sa atin, lalo na nga may pandemic. Ang paghuhugas naman po ang ating kamay, iano ko iano ko po dito, i-demo ko po kung paano po ano ng kamay. Una po, maghugas po tayo ng kamay and then soap, ganun. Tapos, ganun po. Ganun. And then, like this, lahat po. Ganun. Happy birthday to you. Like this. Isa-isa po ganyan. Tapos, ganun po. Ganun. Ganun. Tapos, ganun po. Tapos, ganun. Ganun po. Yan. Tapos, ganun po. Tapos, wash. Like that. And then, kapag maghugas po kayo, ay, I continue later. Asan na si Nurse Jaysa? Sandali lang, Jaysa, ha? Hello guys, shout out po sa 5 million views. Umihi po kasi yung ano, alaga ko. Mahirap po pala maging picture guys. Nakakauhaw. Tapos yung mga estudyante hindi pa nakikinig ng live. Tapos nagpapa-exam ka. Shoutout po sa 6 million views. Guys, saan na kayo guys? Press 1 naman po dyan kung nandyan pa kayo. Pag naman po kukunin ng mga ano nyo, yung
pag magpa-dextrose IV, ano po dito po, straight. Kukunin po dito, yung straight po, straight. Hindi po yung curve. Kasi yung curve hindi po ano yun. Mas maganda po kasi yung straight. Dito po. Sa may vein. May vein po natin. Yan po ang mabilis lang kunin. Saka delikado rin po kapag tinusok ang inyong mga vein. Tapos ng blood clot po. Hindi po maganda yun. Hindi po maganda. Shoutout po sa 6 million views. Ba't hindi ko po nakikita ang mga ano nyo dito? Busy po si ano, si Ma'am Leonila. Busy po si Ma'am Leonila. Ayun guys. Shoutout po sa 5 million views.
Hi guys! Pasensya na, asa na yung co-host ko na si Nurse Jisa? Hi Jisa, I'm back. There was just an emergency, guys, and sorry for that because one of my husband's worker is having a problem. So I'm trying to look for laboratory to do the immediate testing. Kasi yung katrabahante niya, guys, isa sa mga trabahante niya ay nagiging positive. So, he needs to be tested right away too. Otherwise, magkahiwalay kami ng kwarto. At baka magmamask kami dito sa loob ng bahay dahil doon. So, guys, ingat-ingat kayo dyan kasi yung trabaho kat worker ng asawa ko ay hindi siya nag-ingat at nagkaroon siya ng ganyan bagay. Palagi na, dalawang bisis na yan nangyari, guys. The first, ganun din. Tapos, ay nako, talaga naman din mag-iingat. Ingat naman kayo mga tao dyan na mamahawa yung iba. Diba? Biga shoutout sa lahat ng aking mga viewers. Ayan, mayroon akong co-host na si Jessa Tagli. Nihintay ko pa siya. Salamat sa 9 million viewers ko. Hi, everybody! Huwag niyang kalimutan ng aking patamsak. Guys, yung topic ko is about flirting. I'm starting to talk about flirting. So, binigyan ko na kayo ng tips kung paano mag-flirt. I-flirt-flirt niyo daw yung buhok niyo. Ganon-ganon niyo lang daw. At tapos, tingin-tingin, yun guys. So, wag din seryosihin yung mga crush-crush na yan, guys. Ha? Kasi, hindi pa yan sigurado. Umalis yata ang co-host ko na si Jessa dahil umalis ako ng sandali. Dahil nga may emergency akong ginagawa. So, usap naman tayo guys sa about dating etiquette daw guys. Pag ano daw guys, pang babae, para ma-impress mo daw yung lalaki, huwag ka daw, first dating nyo pa lang, huwag ka daw mag-order ng mga mamahaling pagkain. Ako guys, may share ako sa inyo na ano. Hi! Welcome back, Miss Jessa Tagli. Guys, nakita niyo si Miss Jessa Tagli. Ano yan? Ginagamit niya yata ang isa niya. Alagad. Jessa, mega shout out sa lahat ng mga Filipino dyan sa Qatar, di ba? Qatar? Opo, ate. Ayan. Sa buong Middle East. Ma'am Leonila. Pag-ingat lang kayo dyan, mga kabayan. Kasi Jessa, yung isa sa mga workers ng asawa ko, ay positive siya sa pandemic. Ngayon naghanap ako ng laboratory na mag-test sa asawa ko para baka kasi syempre kung naka-mute ka Jess, yan. Opo. Okay na siya. Kailangan siyang mag-testing agad otherwise delikado din ako, kaya magmamask kami dito inside the house kung hindi makuha yung result, di ba? Opo, ate. Just in case. At tonight ay matutulog ako doon sa basement dahil na-expose yung asawa ko doon. Ay, ganun po ba, ate? Keep safe po, ate. Keep safe. Si Jessa, magpinto ka about your admirer from Alaska. Saglit lang po, sabihin ko lang. Sige. Paano kayo nagkakilala? Nung nakita niya po kasi single ako ate. Ayun po, nag-start na po siyang mag-chat and then after that, ayun, chat na siya ng chat. Tapos, kung minsan... Ano saan ito sa Facebook or anong website? Facebook po. Mabait naman po siya since sabi niya maghintay ako. Kahit kailan. Taga saan siya? Ilocos po.
Ilocos. Ah, di magkasama kay, ay, di ba Ilocos ka din? Isabela po, pero dun po ako kung minsan pumupunta Ilocos. So, sige, exciting naman. Magkaedad kayo? Two years ahead po siya. Ang bata mo pa pala, Gisa, ay naku. Parang nakitang anak. Pag, po, parang nakitang anak. Anak na talaga kita. Hindi lang parang, talagang anak kita, panganay. Wow. So anyways, so, gano'n na ka, ano po? Wala na si Ma'am pag... yun. Ate? Ha? Ano po? Katagal po? Magwa 1 month na po. 1 month na po. Magwa 1 month pa lang kayong magkakilala? Opo. Pero ay, ang bata pa pala? Opo, kasi kabre-break lang po namin ng BF ko last month. Uy, I'm sorry. Asan yung BF mo? Nandyan? Or... Nasa Pinas po. Nasa Pinas. Bakit kayo nagkahiwalay? If you don't mind. Ano po si Antaita? Ano? May pagkasiloso po. Oh, insecure pala siya. Since nag-YouTube po kasi ako, support-support niya pa lang yung una. Pero nang nasa gitna na po, naka-graduate na ako, ayun na po, parang ano na siya, ganun. Kaya pala, ano, ganito, mga ganun po. Iba talaga kapag sumisikat, ganun mga sinasabi ate. So, pero ano po, mabait din naman yun, walang bisyo. Ayun nga lang po yung may pagkaseloso. So hinawalayan mo na lang siya? Opo. Mahal mo ba siya? O naman po, kasi since college po kasi kami, ayun, 3 years and 6 months po. Oh my goodness. Pero before po ako pumunta dito, pinasok ko po siya sa pinag-workan ko po. Sabay, ano kayo? Pareho kayong mga nurse? Siya po'y seaman. And ano siya, dalawa po kasi yung ano niya. Opo. So, nagtrabaho siya bilang seaman doon or ano? And hindi pa siya nakasakay sa barko ate. Pero nung ano, nag-ano siya sa kadet. Sandali ha. Sige po. Ayun guys, busy po si Ma'am Yanila. Shoutout po sa 5 million views in her house of Ma'am Yanila. Ayun guys. Kargahan ko lang po itong ano, tumbler ko ng ano, tubig. Paubos na kasi guys.
Hello, hello guys. Hello. Shout out po sa 5 million views in the house. In her house of Mom Leonila. Shout out po. Tamsak naman po dyan. May emergency lang po na kinausap si Ma'am Leonila, guys. Ang katil. Okay. Thank you. Hello guys, hello. Charot po. Ma'am Leonila, nakabigi lang yata sila. Apat. Naka-open po yung isang account ko. Dalawang account ko pala, Ma'am Leonie, lang naka-open. Yung ninja ko at saka tong main ko ang nakabigi sa'yo. Kanta po tayo, guys. At my words. Do
Oh, baby, can you my friends? Can you be lover up until the very end? Let me show you love, I don't know pretend. I stick by my side even when the world's in. Don't you worry, I'll be there wherever you want. I need somebody who can love me at my worst. Perfect, but I hope you see my world. Can you feel the love? Hey, Jisa, where are you? Hello, Ate. Sorry, I really have like. It's okay, Ate. It's okay. It's okay. Una naka-BG yung dalawang account ko, Ate. Naka-BG po. It's I gonna go to but ako nag-English. Punta ako sa dun sa trabaho ng asawa ko. Opo. Kumusta po siya, Ate? Kumusta? Okay naman siya. Ay, yung trabaho lang, katrabaho lang niya ang ano. So, bukas pa yung ano niya, appointment niya for testing. Opo, pero magmas lang po kayo, Ate, para safe po kayo sa inyong mga tahanan. I know, right? So, yes. Anong oras na ba dyan? 11:38 po. 11:38, Ate. Maga? Ng gabi po. Oo nga pala, kamaga pala. Nanilate po ako, natutulog. Kapag tumawag ngayon, nagtagad nandiyan natin. Ano? Mga 1 na, ganun, 12. Hindi ko sinasagot kung minsan. Ah, naghintay ka sa tawag niya? Ay, exciting. Kunin kitang ninang ate kapag kami. Sige, pray mo. Ano ba, you like him? Ah, gusto ko po siya, Ede. Mabait naman siya. Mabait po siya. Tapos, sincere siya. Sincere siya. Huwag ingat lang maging. Kasi hindi pa kayo nagkakilala. Pero sa bagay, galing naman siya sa inyo, di ba? Opo. So, pero ano, marunong ba siya sa iyong ano, mga Ilocano? Ah, marunong ba siya mag... Opo, Ede. Marunong po. Kasi taga dun eh. Dalawa po ang bahay nila, ate. May bahay sila sa Baguio, pinapaupahan yon. Tapos may bahay sila sa Ilocos Sur. Binibenta na nila yung bahay nila, ate. Okay. Kasong mahal. Kasi nga po malaki din po kasi yung pinapaboardingan po nila. Di ba mahal ang bahay dun? 25M. So, malay, mag, ano ba yung magkalapit lang ba yung place? Opo. Magkalapit lang po. Ano po ate? What do you mean ate na magkalapit lang po? Anong place? Like for example, pareha kayong taga Ilocos, di ba? Ano ba yun? Yung nearby city ba sila sa'yo? Or next? Ano po ako ate? Isabela po ang permanent address ko ate. Isabela po. Pero, doon po kasi ako sa Ilocos Norte po nag-aral. Doon kasi si ate. Tapos taga Ilocos Sur po siya. Ilocos Sur po. Kilala niyo po ba si Eno? Yung may-ari ng... Yung mayaman doon sa Ilocos Sur. Yung may-ari ng Baluarte. Tourist spot. Hindi ko narin. Ah. Sorry. Ano... Hey, punta muna ako sa tindahan. Kinto-kinto ka muna. Ate, ano po? Wala ano man dito. Walang kausap. I know, right? Mag-share ka sa ano. Okay naman yung sharing mo doon. Previously, yung mga subjects mo. Okay naman. Learning naman yun eh. Yung may makikin. Gusto ko po kasi may magtatanong ganun sana. I know. Para excited. Ano lang, tanungin mo na lang yung sarili mo, tapos sagutin mo.
Do you wanna stay kasi pag mag-stay ka, hindi ko i-end yung live streaming ko kasi punta ako dun sa I will let you stay online. Ay, so ano mo na lang, i-end mo na lang ate Nokan. Ay, sayang. Kintuhan tayo sa susunod ha. Apo ate, sure po. Sige, thank you for coming. Salamat po, Mama. Ingat po, take care po. Ingat at saka balitaan mo ako kung ano nangyari sa love life mo. Ayun nga po ate, hindi pa ako ready ate, hindi pa ako ready na ano. Sabi ko nga kay ano, kay Daddy Martin, hanapan niya ako dyan eh. Yung puti. Sino? Si Daddy Martin, si Sir ano. Gusto mo yung puti? Oh, puti. bakit ayaw mo siya? Gusto ko naman po. Alam mo, hindi naman sa inidiscourage kita, no? Pero may mga para Pilipino po. Pero mapagmahal daw ang Pilipino kaysa Amerikano. Hindi naman. Ay, ewan ko. Sa culture lang kasi magkaiba. Sweet naman yung mga puti eh. Pero kung ano talaga ang gusto mo, yun na lang ang anuhin mo. Pero think about it. Pray about it. Opo ate, share mo lang ate, share mo, hindi ako ano. Ano yun, i-friend mo ako sa Facebook ha? Ano, hindi ko ma-search ate, ano yung profile mo ate? Nila, ito i-type ko. Type mo nga ate, easy ano kita. I-type mo ate, ano. Kita mo? Nila Sullivan Miller, okay po. May dash yan ha? Ah, okay po. Nila. Sige, hintayin ko para magkwentuhan tayo, you know? Okay po, ate. Ah, sige, thank you, Jessa. I-in ko na lang yung... Ate, opo. Hi, guys! I have to end my live stream. I have to go to my husband's store. So, I'm gonna see you sometimes. And thanks to Jessa Tagli for coming. I'll see you later. Bye! For welcoming your house. Bye!